Gusto mong malaman na picky ang pagmamahal ng isang tao sa'yo. Ito ang aming mga sign. Pero bago ang lahat, gusto ko lang sabihin sa'yo na deserve mong respetuhin at mahalin ng tama. Una, wala siyang respeto sa'yo. Ang taong mahal na mahal ka ay re-respetuhin ka. Iiwasan niya ang mga bagay na ikakatampo at ikakasakit ng loob mo. Alam na alam niya ang kanyang boundary at saan siya lulugar. Kapag ang isang tao ay patuloy niyang ginagawa ang mga bagay na ayaw mo, dumistansya ka na kasi hindi na magbabago yan. Tandaan mo, ang taong mahal na mahal ka ay re-respeto'in ka niya mula ulo hanggang paa. Pangalawa, hindi siya nag-i-report. Ang taong mahal na mahal ka ay mag-i-report yan. Mag-i-invest yan ng oras at panahon at pera. Wala siyang pakialam sa sarili niya. Ang importante, mauna ka, maasikaso ka niya. Hindi bali, maubos ang lahat-lahat sa kanya. Importante, mapasaya ka at may paramdam sa'yo kung gaano kanya kamahal. Pangatlo, marami siyang tinatago sa'yo. Ang taong mahal na mahal ka ay pagkatiwalaan ka. Lahat sasabihin niya sa'yo, problema man yan sa pamilya o problema sa sarili niya. Kahit katiting na problema, sasabihin yan sa'yo at hinding-hindi yan maiilang. Kaya kapag ang tao na yan, ang partner mo, may mga bagay pa na tinatago sa'yo, ibig sabihin hindi ka ganun kamahal. Kasi ang taong mahal na mahal ka ay komportable yan sa'yo. Ikapat, ang conditional care. Ang taong totoong mahal ka ay mamahalin ka niya unconditional. Wala siyang pakialam kung ano man ang katayuan mo sa buhay, ano man ang pinanggalingan mo, ano man ang itsura mo. Hindi na mahal ka lang dahil mayaman ka o may itsura ka o ma-impluensya ang tao. Kalima, hinahayaan ka lang. Kapag ang partner mo na yan, wala siyang pakialam sa mga ginagawa mo, hinahayaan ka lang mag-overnight kasama yung mga barkada mo. Ni wala siyang pakialam o hindi siya nagtatanong kung sino yung mga kasama mo. Ibig sabihin, hindi ka niyan mahal. Kasi ang taong mahal na mahal ka, pagbabawalan ka niyan sa mga bagay, lalong-lalo na kapag may ibang tao na nai-involve. Ang taong mahal na mahal ka ay magsiselos yan, mag-overthink, at hindi yan papayag na maging masaya ka sa iba, lalong-lalo na sa opposite sex mo. Hindi naman sa pinagdadamot ka niya o sinasakal ka na niya. Kundi ayaw niya lang talaga na maagaw ka ng iba o mapunta ka sa iba. At ito ang huli at pinaka-importante, ika-anim. Wala siyang pangarap sa inyong dalawa. Ang taong mahal na mahal ka ay kasama ka palagi sa pangarap niya. Wala siyang bukang bibig at iniisip kundi ang future niyong dalawa. Huwag kayo sa taong pangarap niya lang ang maanakan ka. Huwag sa taong pangarap niya lang ang magkaroon kayo ng maraming anak tapos wala na. At huwag kayo sa taong gusto niya siya lang ang uunlad sa buhay tapos ikaw hindi. Kasi ang taong mahal na mahal ka, una niyang paunlarin ang buhay mo bago sa kanya. O di kaya sabay kayo dapat aangat. Hindi pwede na mauna siya at ikaw sa baba pa rin. Kaya ikaw kapag nasa anim na sign na yon, na nasa punto ka talaga ng ganong relasyon, pag-isipan mo mabuti kung talaga bang worth it ang pagsasayang ng oras mo sa kanya. Huwag na huwag ka mag-invest ng oras at panahon sa maling tao, sa taong hindi naman sigurado sa'yo. Huwag na huwag kang papayag na gagamitin ka lang sa kanyang piking pagmamahal.